Kabayan, kumusta? Ano ang balita sa inyo dyan? So yun guys, ito na naman no, yung ating pagbablog nga dito sa Canada ay itong mga trabaho opportunity na sana po ay makakuha kayo ng idea kung paano nga maghanap ng trabaho. At ito po ay wala po mga placement fee dito sa Canada. Plus, yung its limit na yan ay depende na po yan sa mga employer kung kayo man ay medyo mataas na yung mga edad ninyo. Pero again, sabi sa inyo, walang its limit sa Canada. So, matayin guys, sana po ay makonsider nyo i-like at subscribe. At huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para like kayo updated tuwing meron tayong ina-upload dito. So, ganun po mga guys, ano, itong ating pag-usapan ngayon ay itong ang mga trabaho ng forklift or doon sa warehouse. Dahil nga dito sa Calgary ay talagang andaming opportunity lalo na dyan sa mga warehouse na yan. And again, yung ating mga kaubayan na maging babae o lalaki dito, pwedeng maging forklift operator. Ano? So, but again, sinasabi sa inyo na kung kayo man ay may mga experience at sa mga warehouse na yan, kung meron kayong mga certificate na makukuha ninyo, kukunin ninyo. Dahil yan ang pinaka-advantage ninyo. No? Kahit nga ako, sabi ko sa inyo, ako panay-aral din ako dito sa Calgary, no? Dito sa SAIT, sa Southern Alberta Institute of Technology. And kung hindi sana ako magbakasyon next year, ay malamang gugusto ko rin pumunta, bumalik ulit sa school. No? Dahil nga yung company ko, ay parang gusto nilang mag-aral ako. So, but again, sabi sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang yung paghanap ninyo ng mga trabaho at marami tayong mga videos dito sa ating channel. Sana po ay, masilip ninyo kung paano mag-apply, saan tayo pupunta, ano bang gawin. You know, kasi importante na talaga ano ba unahin ninyo na kung kayo man ay mag-apply. Una dyan yung resume ayusin ninyo. Bago kayo mag-apply, kailangan meron kayong mga passport, meron kayong mga documents na kumbaga naka-ready na, no? Dahil nga sa hindi natin alam. And yung mga kaubayan natin na mga may nagsasabi sa akin na ako, Noy, may gustong makipag-usap sa akin, may gustong interviewin ako, mag-ingat lang kayo sa mga picture na 'yan or doon sa mga alam niyo na, yung mga itong mga bugos din, no? Pag-ingat lang kayo sa mga pagbayad-bayad ng mga agency na yan. Na kunyari agency, pero again, make sure lang na talaga kayo ay mag-research, no? I-research ninyo kung talaga sila ay totoo at legit, no? So, but again guys, itong ating mga kaubayan na gusto at nagbalak pumunta dito sa Canada upang maghanap ng trabaho, sabi ko sa inyo, dito sa Calgary, ang daming hiring. Kaso lang, ano yun? Ayusin ang resume para maging catchy sa mga employer. Okay? Yun ang importante dyan. So ngayon guys, itong ating ipapakita ngayon ay yun ngang mga trabaho sa forklift. Ano? Dahil may mga nagtatanong dito, Kuya Noy, paano naman yung forklift daw? No? Meron ba din daw mga trabaho dyan na pwedeng applyan? Sabi ko, meron mga trabaho. No? Puntahan ninyo itong Indeed dahil ako mismo subok ko na itong Indeed na dito ako nag-a-apply. So, puntahan ninyo itong forklift operator, tapos sa Calgary, kung gusto nyo warehouse, ilagay nyo warehouse dyan. Simple lang, no? Puntahan ninyo. Mga machine operator, no? Subukan din ninyo to dahil nga sa, itong forklift na to, tingnan natin kung ano bang mga qualification dito. Ito yung napakaganda. Alam nyo, napakaganda ang trabaho sa mga warehouse dahil napakaganda ang salary dyan. Lalo na kung kayo may pamilya, yung asawa ninyo, kung mga international student man, pwede yung mga asawa ninyo nag-aaral sa umaga dahil kayo naman ay magtatrabaho pag gabi, no? Napakaganda kung gabi kayo magtrabaho dahil may mga differential rate, napakalaki ang sahod. Kung for example, to $25 an hour, mayroon pang differential rate 'yan kasi pag gabi, 'di ba? Napakaganda pag gabi dahil nga sa
talagang may kikitain ka talagang extra din dyan, no? So again, subukan ninyo to na ayusin ninyo, guys. Sabi sa inyo, itong mga task nila, itong mga task ha, kung meron kayo niyan sa inyong mga trabaho previously, copy-paste nyo, ilagay nyo sa resume nyo. Simple lang, dali lang, oh, di ba? So, may mga weight materials and goods, kung meron naman kayo niyan, i-copy, ilagay nyo doon sa resume nyo. Simple, di ba? Maayos ang resume nyo. Gawin yung bullet-bullet, same din ganito. So, kaya nga sasabi sa inyo, guys, na talagang napakagandang opportunity na kung kayo man ay nagbalak na pumunta dito, napakaganda ng kanilang mga benefits. And again, sa mga gusto din ng agency, ito naman sila. Meron ako nakita dito, guys, ha. I-scroll up ko lang itong ating screen. Dahil nga may nakita ko dito na kung kayo man ay nagbalak ng trabaho, meron dito eh. Ito. Itong Aerotech na to, guys, meron si itong company na to. Ito sila ay agency, no? Ito ay na-applyan ko rin tong agency na to. Pero sila po yung mga staffing. So again, sinasabi sa inyo, ayusin ninyo pagsalansan ang inyong resume para makuha ang inyong mga application dito nga sa maraming trabaho dito. Napakaraming trabaho. Itong agency na to, napakarami silang trabaho dyan na pwede ninyong applyan. Hindi lang po itong mga forklift operator, kundi pwede sila sa drafting, maging housekeeping, pwedeng maging andami itong ganap na to na staffing na to. So again, subukan ninyo, ayusin ninyo ang inyong mga resume. At again, sabi ko sa inyo, itong mga job nilang, mga qualification or mga job description nila, kung meron kayo, copy-paste. Bakit pa? Magtyaga pa kayo na patagalan pa. Diba? So alam ko, marami ito yung mga kaubayan na nagtatrabaho sa shipping-receiving. No? Napakaganda rin itong opportunity dahil ay talagang ito yung mga responsibilities. No? Kung kayo man ay may mga responsibilities na ganito, subukan ninyo. Dahil nga, sa talagang hindi natin alam. And again, para lang maiba, maglagay kayo ng pangalan nyo sa resume nyo, maglagay kayo ng phone number sa resume nyo, ilagay nyo lang email, huwag kayo maglagay ng address. Para maiba lang. Para kayo matawagan. Try nyo ha. Gawin nyo nga yan, please. Para at least sa akalain ng mga employer na yan, kayo nandito sa Canada. Pero by the time na magkaka-conversation kayo, sabihan nyo ng ganyan. Try nyo lang, ha? May mga tricks din tayo. Sabi ko sa inyo, maraming tricks na pwede nating subukan. Nasa sa inyo na lang yan. Basta sabi sa inyo, ayusin nyo ang inyong resume. Dahil yan talaga ang the key. Yan talaga ang key, no? So, ayusin nyo. So again, ito po yung may isang hiring dito. Kung meron kayong mga attention to details, computer literate kayo, madali na to. Diba? Truck experience, kung mayroon kayong mga truck experience, hindi naman truck experience talaga malaki, no? Subukan nyo lang yan. Dahil nga sa, we never know, itong mga warehouse order picker na to, mayroon to sa Amazon. Pwede rin ninyong puntahan yung Amazon. Amazon.ca, puntahan ninyo yan kasi mayroon yung mga hiring na yan, no? Puntahan ninyo dahil napakaganda yung kanilang mga benefits dyan. But again, sinasabi sa inyo na itong mga qualifications na to, ilalagay niyo to sa resume niyo. Kung meron kayong mga forklift operator, ilang years kayo dyan, meron kayong mga warehouse distribution, kung meron kayong mga experience, ilagay niyo ilang taon yan. No? I-specify niyo para at least, wow, maha-highlight talaga siya. Ganon. So again, ito po ay medyo kalitan ng sahod, pero subukan lang natin. At again, meron tong isa na kinakailangan. So, again, sabi sa inyo, guys, talagang tuloy-tuloy nyo lang yung paghahanap ng mga trabaho dito. Dahil nga, sabi sa inyo, dito nga sa Indeed, no, napakaraming opportunity dyan. Hindi lang pag-a-apply ng bilang isang forklift operator or mga shipping-receiving, mga warehouse na trabaho, napakaraming trabaho. Kaya nga sabi sa inyo, ayusin lang talaga ng maayos kasi hindi naman natin alam. No? And hindi ko rin alam kung magkanong gagastusin nyo dahil talagang depende na po yan sa ano pang mga kinakailangan. But again, ang medical, importante ang medical din. Then ayusin nyo na maayos ang medical ninyo.
may passport kayo, may mga police clearance kayo, ano ba yung mga basic lang na mga requirements, i-gather nyo na lahat. Kung meron kayong mga certificate, i-gather nyo lahat, ipasok nyo dyan, ilagay nyo sa folder. By the time na kayo mag-apply, punta kayo ng workabroad.ph, makita nyo si IPAMS, makita nyo si kung sino pang mga agency na kailangan ng trabaho, isubmit ninyo, ayusin ang resume. Sinasabi sa inyo, maniwala kayo sa akin. Kasi kung hindi maganda ang resume, wala talaga kayong mapupuntahan, no? Na maganda. Kaya, yeah, parang itutweak lang talaga na maayos. So, but anyway guys, again, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, na gusto rin nagbalak, na kagaya din sa'yo, na gusto rin pumunta sa Canada. At again, sabi ko sa inyo na, pag dito kayo sa Calgary, let me know, no? Let me know, para at least magkita-kita tayo. At pwede Tim Hortons, magkapi-kapi tayo ulit, no? So, importante kasi guys, sabi sa inyo na, importante kasi network din, na may mga kilala kayo dito sa Canada, advantage din yan. Dahil, baka makatulong din sila, no? So, pwede naman natin na, mayroon kayong mga kakilala, pwede ninyong subukang i-approach ninyo na pwede ba kayong tulungan, paghanap na employer, ganun-ganun. So, subok-subok lang, no? Subok-subok lang talaga. Sabi sa inyo, itong journey ng paghahanap ng trabaho sa Canada, talagang alam kong mahirap, kahit nga ako, mahirapan din. Pero again, tuloy-tuloy lang. Positive lang tayo lagi. Positive lang. Walang ibang dasal din tayo na sana ibigay sa atin yung ating gusto na talagang magpunta rin kayo sa Canada. Okay? So, but ayun guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po yung makonsider yung i-like at subscribe. Huwag niyo kalimutan lagi yung notification bell para updated kayo tuwing meron ako in-upload. At again, pwede ninyong i-share ninyo to ating mga video sa iba sa mga social media ninyo. Mag-comment lang kayo at pwede niyo ako i-PM sa aking Facebook page para at least mag-usap tayo kung ano bang maganda nating pamamaraan dyan na baka pwede tayong magkwintuhan, magbe-brainstorm tayo. Okay? So, but ayun guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.